So ngayon pandarin natin. Tingnan ko nga andar. Start natin. Ayun, one click. Hello guys, welcome sa Kinky Auto Electrics. Balito, magtang gagawin. GMC pickup, GMC Sierra 2015 model. So bali ito yung DTC niya. Bali ang issue nito, cranking issue. Ayun yung umandar, cranking lang siya. So bali ito yung DTC, P0113, indicator temperature. Bali pass na siya na. 2227 barometric pressure, sensor performance, saka 2228 barometric pressure sensor, circuit low voltage. Pero pass na ito, pass yung DTC niya. Pero hindi ito makakapikto sa cranking lang. Dapat pag itong DTC, dapat andar siya. So mapapansin, tinanggal na nila yung bali ano to, galing sa location o sa branch namin. Yeah, parang bagong overhaul yung makina to kasi puro alikab ako. Matagal to naka-standby yung makina, yung unit na to. So buksan natin. Bali dila to unit dito nakasakay sa flatbed. Sa Rica. So parang ano siya, bago overhaul yung makina. Ayun, may mga bolt pa doon sa intake na hindi nila nahigpitan. Bago yung water pump. Tingin ko bago overhaul yung makina kasi yung bolt sa saka bago yung head gasket. Pero hindi naman sinabi ng driver ko anong history nito. Pero in-overhaul na to, pagkakala po yun kasi bago na yung reservoir tank. Bagong itong overhaul. Itong unit. So, nakakondim yung heater. So, bali, ipandarin ko para makita natin. Para malaman nyo rin. Yan. So, bali, engine light saka tal monitor light lang ang ilaw. So, crank ko, unit. Yan. Cranking lang siya. So bali itong DTC na to, hindi to nakakapikto. So clear ko na lang to. Bali malamang itanggal sila ng intake nito. Cranking, pero hindi ko pa natingnan kung may laman yun. Pero yung tanke niyan sa fuel gauge ay nasa ano? Sa kalahati. Kulang kalahati. So tingnan natin yung sa data display tayo. Battery low voltage na pala. Aro, battery saver active. Battery low. So, tingnan natin yung ano ba? Crankshaft. Crankshaft sensor kung nagbibigay siya ng sinyal. Kasi parang bago overall eh. Baka may problema sa gawa nila. So, bali ito. Crankshaft. Crankshaft position sensor. Tingnan natin yung RPM kung meron siyang babasahin na kung active itong ano, kung magkaroon ng reading yan. Crank ko So, sabihin gumagana yung crankshaft sensor, crankshaft position sensor. So next na gagawin natin, tatanggalin ko yung spark plug o bubunutin ko yung high tension wire. Kasi ano, sa gids kasi ano, alos, di ba? Alos sa kalahati. Wala siya ibang nag-iilawan. Balikan ko yung DTC. Clear na tong DTC. Hindi naman to
Wala na yan. Hindi na nakaka-apekta yan. Teka muna. So magtatanggal. Malamang chinek na rin nila ang spark plug nito. O yung kung may spark yung sa spark plug. Kasi bago overhaul eh. Pero ulitin ko pa rin. Try ko pa rin ako. Bukod alisin yung spark plug na yan. Alisin ko muna yan. So ito chikin natin kung tagyan ko ng tingnan ko may spark. Okay, start. Okay, may spark siya. So kanina nag-check tayo dun sa kabila, may spark naman siya. Dito check natin sa kabilang side, kasi yan to V8, ano, V8 engine. So ngayon dito mag-check sa kabilang side naman. Tingnan natin kung may spark. Pinagsingit to. Okay, start. Tapos start. Okay. Meron. Okay. Merong spark. So, may spark siya, ano? May spark, okay. Sulod natin na fuel. Tingnan natin kung may gasolina. Subukan ng gasolina yung throttle body. Kung under siya. So, balik ko na itong wire. Okay. Wait ah. So, start natin ng gasolina. Padarin natin. Okay, start. Ng gasolina. Okay. Nagbabak fire. Finish. No need. Kalas. Finish. Nagbabak fire siya. Mayroon ng gasolina. Ayan, nagbabackfire. Ayan, umusok-usok yung sa intake. Kaya na. Nagbackfire siya. Ano lang ito. Baka ulit sa timing to. Timing kay loss compression. Ito. Kasi dalawa lang naman eh. Tatlo eh. Electrical, gasolina, saka mechanical. So sa electrical okay na, may spark plug, may spark na kabilaan, bangkwan to may spark. Kung gasolina ang problema, dapat kanina na paglagay ko ng nung sinubong ko ng gasolina yung intake, dapat under siya. Kaso hindi, parang mukhang nagbackfire pa siya. So next na checking ko compression. Ko-compression test ako. So bali ito yung spark plug niya, lunod. Puno. Yun ang basal ng gasolina. Hindi siya makapag-spark. Ibig sabihin, may supply siya ng gasolina. Pumubukas yung injector. Kaso nga lang yun. Basa. Basa ang gasolina. May gasolina. So mag- check na ako ng compression. Okay, check. Napit kami spark, yeah. Check natin compression. So bali naka-advance siya ng 15. Wait. So naka-advance siya ng 15. Check natin compression. Sige. Start. Okay. Meron. 125. Ah? Yeah. 125. Okay. Maybe check another. Spark mo dyan? Okay.
Check na lahat. Ilan ng PSI ito? No problem, we'll check all. Check ko yung spark plug, ang compression lahat. So bali ito, lahat ng spark plug basa. Basa ng gasolina. So may spark. Yung compression ni sa 150 to 200. So okay yung compression, okay. So mechanical issue, timing. Timing siya, buksan yung harapan. So bali ito guys, binabad nila yung makina. So bali ang issue ay dito sa timing. Ito yung camshaft fissure na to. Ito. Ito camshaft fissure, ayan na. Kung mapapansin nyo sa loob, pakita ko sa inyo. Yung kunya ng camshaft nito. Ito, may kunya yan. Ito. So yung kunya hindi nakaumiikot. Yung kunya umiikot, hindi nakapasok dito. Ayan oh, papasok niya dito. Ayan oh, may tama oh. So ito may tama. Ito. Ito, umiikot ito. Yung camshaft fissure na to umiikot. Para nag 360 kasi ito may marking, may marking ito dapat ang papasok yung kunya eh. Nakapunta siya rito. Kaya nawala sa timing. Ito yan na. Ito dapat. Yan. Kuso nawala sa timing. Kaya hindi siya andar. Kaya hindi siya andar. So update ko lang ulit kayo. Pag naayos nila. So balita guys, buo na yung makina. So pa-underline na lang. So pagkatapos na naayos, so bali na timing na kasi tumalon tong camshaft fissure. Kaya nawala sa timing kaya ayaw umandar. So ngayon pa-underline natin. Tingnan natin kung andar. Start natin. Ayun, one click. Okay. Na. So, ayan na. Andar na. One click siya, one click.